Hello everyone, welcome to my channel. So ngayon, kasi diba tagal-tagal wala akong ginawa na vlog sa aking YouTube channel ko. Ngayon ko na naman naisipan kasi hindi ako busy. Saka ngayon lang na may dumating na sa akin na ahente na para ikukwento ko na naman sa inyo kung ano naman yung mga naging karanasan ko ngayon or naging nangyari sa aking, sa tindahan ko, kung paano ako nakakaalwan sa aking mga oras at hindi ako nagigipit sa oras. Kaya yun, may dumating na ahente na Unilever na matagal ko na siyang inaantay, kaya lang ngayon lang dumating. Pumunta dito sa akin, no? Hindi naman talaga siyang pupusang pumunta rito. Sinabihan lang siya ng aking friend na si Ate Christy na pumunta rito yung nagdi-deliver sa kanila ng sa Unilever. Kaya yun, napuntahan ako ngayon. Ilang buwan yun. Kasi, sabi pa, ang ano pala sa Unilever, halimbawa, hanggat wala, puno yung kanilang mga, parang sa, puno yung kanilang, halimbawa, depende sa tindahan daw kasi. Meron daw kasi silang, yung, hanggang, parang quota lang. Bawal kang maraming makuha mo sa, mga, yung tindahan, kailangan, 10 lang, 20, hindi ka pwedeng magdagdag. Pag may nawala sa, halimbawa, nawala yung nagsarado yung isang tindahan, may kapalit, saka kukuha nila. Yun, kaya sabi nila, hindi raw sila nakapunta sa akin nung nakaraang buwan, kasi wala pang maipapalit, wala pa akong papalitan, kasi wala pang nagsasarado yun. Nung may nagsarado na store na, yun, pinuntahan nila ako dito. Kaya ako ang kapalit nung nagsaradong tindahan. Kaya, hindi na rin ako nagdalawang isip na mag-order, hindi mag-order sa kanila. Kasi, at paano, makakabawas din yun sa trabaho ko. Diba, halimbawa, yung ibang items na wala sa tindahan ko na meron sa kanila, ma-order ko. Saka, ang kagandahan pa rin sa Unilever, halimbawa, ma-expired na yung product mo, items na binili mo sa kanila, pwede mong ibalik. Hindi kagaya ng yung sa grocery, di ba? Mamimili tayo, tapos hindi nabili ng ilang buwan, expired na. Siyempre, hindi na natin maibabalik yung kasi matagal na yun, hindi nila tatanggapin. Hindi kagaya sa Unilever, kahit expired na, tatanggapin nila yun, tapos papalitan ng ibang item. Papalitan para hindi masayang yung na-expired. Yun ang kagandahan sa Unilever. Tapos, hindi siya wala silang masyado hinihingi requirements. Ang hinihingi lang nila sa akin yung address ko, tapos yung cellphone number ko, tapos yung pangalan ng aking tindahan. Yun, hindi masyado siyang maraming hinihingi mga ID, wala. Yun lang ang hinihingi nila sa akin. Kaya guys, samahan nyo ako ngayon yung mga na-order ko, ilalagay ko na sa mga lagayan. Guys, guys, nagugupit na ako ng mga na-order ko sa Unilever tulad ng North
cubes, ayan. Para pag halimbawa na dumating na ang customer, yun na rin mahihirapan na pipilasin pa kagad kasi karamihan pa nagmamadali tayo, kailangan na natin naka-ready na talaga. Mayroon yung kailan may bibili sa kailan natin putul, gugupitin, kaya minsan may nasisira. Yun. Kaya ang ginagawa ko ngayong ating gabi pa lang, hindi naayos kung ginugupit ko na para bukas, mga may bibili na mga ganito, mabilis lang. So ayan, matatapos na ako magpit ng Nord Cubes Chicken and Pork. Ayan. Katapos nyan, mag-a-arrange na rin ako ng mga nagupit ko na. Para pagkatapos, ready na. Tapos bukas, pagising namin, okay na. Hindi na mahirap. Benta lang ng benta. Sorry is all that you can say.